Maayong adlaw sa tanan ng mga Bisaya. Magandang araw mga kaboxing. Mayroong mga kumakalat na balita na si Cuadro Alas ay ilalaban daw sa isang undefeated fighter na champion sa OPBF o Oriental Pacific Boxing Federation. Mangyayari daw ito dahil di umano'y mandatory challenger daw si Cuadro Alas at bilang number one contender ay malalabanan niya ang champion sa OPBF. Sabihin natin na si Yusuke Takina ang makakasagupa ni Cuadro Alas. Ngayon, alamin natin kung sino ba si Yusuke Taki. Si Yusuke Taki ay isang Japanese fighter, dating K1 fighter at dating kickboxer. Ang edad ni Yusuke Taki ay 26 years old at may taas na 5'7". At ang stance nito ay southpaw o isang kaliwiti. Si Taki ay baguhan sa mundo ng professional boxing. Ito ay may record na 6 wins, 6 by knockout at wala pang talo. Isa sa mga tinalo nito ay ang ating kababayan na boksingero na si Pete Apolinar. Ngayon, kung sakaling si Yusuke Taki ang makakalaban ni Casimiro, may laban ba ang Japanese fighter na ito? Makikita natin sa record na 100% ang knockout percentage ng Japanese fighter. Dahil ang anim na nakalaban niya ay anim din ang pinabagsak. Sa papel ay mukhang nakakatakot si Yusuke Taki. Pero kung susuriin natin, sino ba ang mga nakalaban nito? Ang mga nakalaban ba nito ay mga quality opponent? Anong klase ng mga kalibre ang nakalaban ni Yusuke Taki? Dahil sa boxing, makikita ang tibay at galing ng isang boksingero base sa kanyang mga nakalaban. Si Yusuke Taki ay wala pang nakalaban na world-class opponent. Maaring magaling si Yusuke Taki sa kalibil niyang mga fighter. Pero pagdating sa level ni Casimiro na isang world-class fighter, ay malayo pa si Yusuke Taki. Kaya para sa akin, si Yusuke Taki ay sana namang easy fight para kay Casimiro. Si Yusuke Taki ay matutulad lang kay Akaho. Pero tingnan natin kung matutuloy ang sagupaang ito, ang Casimiro versus Taki. At tingnan natin kung may ibubuga ba ang Japanese fighter laban sa angas ng Pinas. Ano sa tingin nyo mga kaboxing? May laban ba si Yusuke Taki? Magiging ma-action ba ang labang ito? Paki-comment na lang at huwag kalilimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga nagaganap sa larangan ng boxing.